Sumabang buhay mga kamotorista. So ang content natin ngayong araw, so gagawa tayo ng bracket na ilalagay natin dito sa windshield, no. Papakita ko sa inyo sa content na to ang Rapid 150 na may malaking windshield. So nag-review ako sa mga YouTube, nagtingin ako sa Rapid 150 then sa mga Aerox na may malaking windshield, wala akong masyadong nakita. Actually, wala talaga pagdating sa Rapid 150. So ipapakita ko sa inyo ang forma ni Rapid 150 na mayroong malaking windshield. So ayun, nag-DIY ako ng bracket, gumawa ako ng flat bar. So ipapakita ko sa inyo mamaya, pakatapos ko pinturahan yung flat bar at then buong design ng Rapid 150 na may malaking visor. So let's go. So ayun mga kamotorista, may import tayo na nag-spray. So tinulungan tayo mag-spray para gumanda ang pagkaka-spray natin at tanggal ang mga kalawang sa gilid. So ayun mga kamotorista, na-spray na natin. So tuyo na. So mabilis matuyo, 5 minutes lang. So tingnan natin yung pagka-finishing. So ayan. So mabilis siya matuyo, 5 minutes lang. So ikakabit na natin mamaya. So ayun mga kamotorista, ikakabit na natin ang windshield. Siyempre nakakabit na rin ang bracket. So ito napakahirap gawin, magbalik ng mga pre-rings. Napakadali magtanggal pero napakahirap magbalik, no. Masalo tayo pag mga beginner pa lang. So napakahirap magkabit talaga, magbalik ng mga pre-rings. Kasi susukatin natin yung mga lock, baka maputol. So kailangan natin dandahanin. Kasi di pa natin kabisado. So parang pag-ibig lang yan, pa kailangan natin dandahanin. Giniagawa mo! So ayun mga kamotorista, tapos ko na ikabit ang windshield ni Black G. So ito yung itsura niya, so papakita ko sa inyo. So ano yung itsura niya? So ang windshield niya ay pang NMAX kasi yung sponsor lang niya sa akin ni Boss Joshua. Shoutout sa'yo Boss Joshua. So ayan, so ginawan ko siya ng DIY bracket. Gumawa ako ng sariling DIY flat bar na ginawa kong bracket. So ito siya para magkaroon siya ng paglalagyan nitong windshield. So ayan yan. So hindi na ako nagbutas kasi may apat na butas na ito dito. So para hindi masira ang play rings ko, hindi na ako nagbutas. So dyan ko na lang din sinukat yung flat bar na ginawa ko ito. So ayan yung mukha niya. So lumaki siya tingnan, nagbalki siya tingnan. So tingnan natin sa mali yun. So ayan, nagbalki siya tingnan at umangas lalo. So punta tayo sa harap. So ayan yung harap niya ni Black G. So ayan, napakaangas. So napakaganda tingnan kapag malaki ang windshield kasi bumabalki siya tingnan. Kaya napakaangas. So iba na kukuha ng EDEA, so ganun lang yan. So gawa kayo ng flat bar, then sukatin nyo lang dito sa apat na butas. So di naman siya umaalog. So doon sa nagtatanong kung aalog ba siya. So syempre normal na umalog. So ito pag lubak-lubak, syempre pag lubak andan. Pero pag patag naman tulad na gayong kalsada, so wala siyang vibration, wala siyang di siya umuuga. So ayan, napakaangas. So ayun lang ang share ko ngayong araw sa inyo sa dagdag idea na pamporma kay sa mga Rapid 150 natin. So ayan. So sa iba pang mga gusto nyong malaman na forma, design tong sa kay Rapid 150, so just comment sa comment section. So ipapakita ko sa inyo mga iba't ibang design o paano gawin na pwede natin i-design kay Rapid 150. So ayun mga kamotorista, para masubaybayan ang mga upload video ko tungkol sa Rapid 150. So paki-subscribe na, subscribe na kayo and click nyo na ang notification bell para lagi kayong updated sa mga upload videos ko tungkol sa Rapid 150. So ayun, laging tatandaan, mabang buhay at keep safe and ride safe. So let's go!